It's now time for Heart Matters. Share your true-to-life stories of love, wherein hope and healing comes within, on Moments of Love with John Ericsson. Hello and welcome to the Heart Matters portion of Moments of Love, where we feature letter senders who are sharing their love stories. And now, here is our featured letter sender for this week. Dear John, just call me Aiko from Angeles City. Madalas akong makinig sa inyong program, kaya't naisipan kong sumulat at ishare sa inyo ang aking mapait na kasaysayan sa buhay. I am 28 years old. Ako po ay nagtatrabaho bilang isang GRO sa isang bar dito sa Angeles City. Ako po ay may isang anak at siya ngayon ay magwawalong taong gulang na. Isinilang ko siya nung ako ay 20 years old pa lamang at siya ay naging bunga ng isang mapait na karanasan sa aking buhay. Ang kanyang ama ay isang German national. Napaibig niya ako ng mga panahong yon dahil sa kung anong mga pangako ang mga sinabi niya sa akin. At ako naman, dahil sa kagustuhan kong makaahon sa hirap, ay naisip ko na baka siya na ang sagot sa matagal ko ng pinapangarap na kaginhawaan sa buhay. Nakilala ko siya sa aking trabaho at isa siya sa aking mga naging customers sa club na aking pinapasukan. Hindi ko na rin po babanggitin ang pangalan ng club. Isang gabi, inilabas niya ako at kung saan-saan kami nagpunta. Pagkatapos na may mangyari sa amin ng gabing iyon, ay bigla na lamang siyang umalis at iniwan niya ako. Sinabi niya sa akin na may asawa at mga anak siya sa Germany. Kahit gusto ko mang mahalin siya ng seryoso, ay pinigilan ko na lamang ang sarili ko dahil alam kong masasaktan lamang ako sa bandang huli. At hindi rin ako nakakatiyak kung mahal niya rin ako. Kaya pinigilan ko na lamang ang nararamdaman ko ng mga panahong yon. Diyan, pagkaraan ng 2 buwan, ay nalaman ko na ako ay buntis pala. At dahil sa hindi ko alam ang gagawin ko ng mga panahong yon, ay naisip ko na ipalaglag na lamang ang bata. Isa rin sa mga dahilan ay hindi ko alam kung paano ko bubuhayin ang batang nasa sinapupunan ko ng mga panahong yon. Pero dahil na rin sa payo ng butihin kong tiyahin, ay hindi ko na ipinalaglag ang bata. Siya lamang ang aking nakasama mula pa noong magdesisyon ako na magsarili. Matagal na rin ako sa trabahong ito, John. At gustuhin ko mang mag-apply sa isang marangal na trabaho ay hindi ko magawa dahil hanggang second year high school lamang ang aking natapos. Ako ay galing lamang sa isang mahirap na pamilya. At nung ako'y musmus pa lamang, ay naranasan ko na ang mga bagay na hindi dapat nararanasan ng mga batang nasa murang edad pa lamang. Nagawa ko na ang mamalimos sa daan at manlimos ng pagkain para lamang magkalaman ang sikmura. At dahil laking kali ako, ay lagi akong nakabantay sa bar noon. Kaya naman nandito ako ngayon sa trabahong ito dahil ipinasok ako ng isa sa aking mga kaibigan na siya rin nagtatrabaho sa bar. Kaya nang isilang ko ang aking anak, ay ipinangako ko sa sarili ko na hinding-hindi ko hahayaan na maranasan niya ang mga naranasan ko. Pangarap ko na makatapos siya ng pag-aaral para hindi siya maghirap. At sa ganitong trabaho lamang ako umaasa dyan. Gabi-gabi ay nagsusuot ako ng mga sexing damit na halos kita na ang aking kaluluwa para lamang makaakit ng mga customers.
At kapag sinuwerte, kung minsan ay nakakatatlong customer ako sa loob ng isang gabi. Tanging puhunan ko lamang ay ang aking katawan. Aaminin ko sa iyo, John, marami ng lalaki ang nagpakasasa sa aking katawan. Inilalabas nila ako at dumidiretso sa isang motel. At pagkatapos na makuha ang kanilang pinakaasam-asam, ay iniiwan na lamang nila ako at babayaran bilang kapalit ng pagpapakasasa nila sa aking katawan. Naiiyak ako sa tuwing naiisip ko ang mga bagay na yon, John. Pero wala akong magawa dahil dito ko kinukuha ang pantustos sa aking sarili at sa mga pangailangan ng aking anak, pati na sa kanyang pag-aaral. John, alam ko sa sarili ko na wala nang lalaking magmamahal pa sa akin ng totoo. Ilang beses na rin akong sumubok na magkaroon ng boyfriend, pero wala ni isa sa kanila ang sumeryoso sa akin at nagmahal ng tunay dahil alam kong katawan ko lamang ang habol nila. Kapag sinasabi ko naman sa kanila na may anak na ako, ay ilang araw lang nakikipaghiwalay na sila sa akin. Lagi na lang ganoon ang nangyayari sa akin sa tuwing makikipag-boyfriend ako, John. Kaya sinabi ko sa sarili ko na hinding-hindi na ako magtitiwala at magmamahal pa sa mga lalaki. At itutuon ko na lamang ang aking pansin at buong atensyon sa aking anak. Napakahirap talaga ng ganito, John. Gabi-gabi ay nakikipagtalik ako sa aking mga customers para lamang kumita. Madaling araw na kung ako'y umuwi ng bahay at tanging sa umaga ko na lamang nakikita ang aking anak. Tanging ang tiyahin ko lamang ang naiiwan sa bahay at nag-aalaga ng aking anak. Yan ang naging takbo ng buhay ko, John. Alam ng aking anak ang aking trabaho. Alam ko na kapag sinabi ko sa kanya na ang kanyang ina ay isang GRO, isang babaeng nagbebenta ng katawan sa mga lalaking hindi naman niya kakilala, ay maaaring maging dahilan ito para ikahiya niya ako at kamuhian. Na ang pagkain ipinapakain ko sa kanya ay galing sa trabahong hindi ka nais-nais. John, iniisip ko pa lamang ang mga bagay na ito ay naiiyak na ako. Tanging ang anak ko lamang ang nagsisilbing inspirasyon at pag-asa ko sa buhay. Sa kanya lamang ako nakakakuha ng lakas para tibayan pa ang aking sikmura sa mga ginagawa ko. Kahit matagal na ako sa ganitong uri ng trabaho, tuwing umuwi ako ay hindi ko pa rin maiwasan ang umiyak. Hindi ko gusto ang mga nangyayari sa akin, John.
Gusto ko nang umalis sa trabahong ito para pagdating ng araw ay hindi ako ikahiya ng aking anak. Pero wala akong ibang alam na trabaho maliban dito, John. Siguro, ito na nga ang aking tadhana. Ang mabuhay sa ganitong uri ng trabaho. Sa paglipas ng panahon, ay nakilala ko ang isang lalaki. Siya, si Edgar. Isa siya sa aking mga naging customer. Pero sa lahat ng aking mga naging customer, ay kakaiba siya. Mabait siya at marespeto. Hindi siya katulad ng iba na maliit ang pagtingin sa akin. Hindi siya bastos. Feeling ko para akong isang disenteng babae sa kanya. Doon ko pa lamang naramdaman ang ganoong feeling sa buhay ko, John. Ang sarap pala ng ganoon ang treatment. Naging madalas ang pagdalaw niya sa akin sa trabaho. Kahit lumalabas kami, ay makikita mo sa kanya na hindi lamang katawan ko ang habol niya. Para akong dinuduyan sa tuwing nakakasama ko siya, parang nagkakaroon ako ng pag-asa sa buhay kapag kasama ko siya. Pero natatakot ako dyan dahil baka mapamahal ako sa kanya. Baka lalo lamang akong masaktan kapag umasa ako na ganoon nga ang tingin niya sa akin. Lalo na, ni minsan, hindi pa ako nagkaroon ng serious boyfriend sa buong buhay ko. Baka iwanan din niya ako pagdating ng araw at masaktan lang ako katulad ng naranasan ko. At habang lumilipas ang mga araw dyan, lalo kong nakikilala si Edgar. Inamin ko sa kanya na may anak na ako sa isang German national na nakabuntis sa akin noon. Hindi ko inaasahan na sasabihin niya sa akin na mahal niya ako at tanggap niya ang lahat ng aking nakaraan maging ng aking anak. Biudo si Edgar at wala silang naging anak ng kanyang yumaong asawa, kaya gustong gusto niya ang aking anak. Sinabi niya sa akin na mahal niya ako at umalis na daw ako sa aking trabaho at gusto na raw niyang magsama kami kasama ng aking anak. Nagulat ako sa sinabi niya, John. Hindi ako makapaniwala na seryoso siya sa sinasabi niya. Sa kabila noon, ay naisip ko pa rin sa aking sarili na baka hindi totoo ang kanyang mga sinasabi. Pero sa paglipas ng mga araw, unti-unti ay naramdaman kong mahal ko na nga si Edgar. At nakikita kong seryoso siya sa kanyang mga sinasabi. Wala nang mga magulang si Edgar at tanging dalawa lamang silang magkapatid at nasa ibang bansa pa ito. Kaya naging madali para sa akin ang sumama kay Edgar at doon kami tumira sa kanyang bahay kasama ang aking anak. Hindi ko akalain na unti-unti ay natutupad ang nooy hanggang pangarap na lamang. Doon lang ako naniwala na meron pa palang lalaking tatanggap at magmamahal sa akin sa kabila ng aking mga nakaraan. Buong akala ko dyan ay wala na talagang tatanggap pa na lalaki sa akin. Ngunit, kasabay ng kaligayahang aking nararanasan at katuparan ng aking pangarap, ay may mga pagsubok pa rin dumarating sa aking buhay ng mga panahong yon. Tila ba wala na akong pag-asa pa at karapatan na maging lubos na maligaya. Dahil maraming mga tao ang nagsasabi kay Edgar na bakit sa dinami-dami ng mga babaeng pwede niyang mahalin, ay ako pa daw ang napili niyang makasama. Marami na daw ang mga lalaking dumaan at
pinagsawaan na raw ako. Masakit para sa akin ang marinig ang ganoong katotohanan dyan. Maging si Edgar ay alam kong hirap na hirap at nasasaktan din sa mga naririnig niya sa mga tao sa paligid namin. Paminsan-minsan nga, kapag lumalabas kami ay laging nakatingin ang mga tao sa amin at nagbubulong-bulungan. Ramdam na ramdam ko na kami ang kanilang pinag-uusapan. Kung minsan, naiisip ko na sumuko na lang at makipaghiwalay na kay Edgar para wala na siyang marinig pa sa mga tao at hindi na namin nararanasan pa ang mga ganitong bagay. Nauunawaan ko rin ang mga nararanasan ni Edgar nang dahil lamang sa akin. Ilang beses ko na rin sinabi kay Edgar ang hiwalayan na lamang ako dahil alam kong marami pang sasabihin ang mga tao tungkol sa pagkatao ng kanyang minamahal. Pero naging matigas pa rin si Edgar at ipinagpatuloy pa rin niya ang pagmamahal niya sa akin. Maging ako man ay naguguluhan sa aking mga nararamdaman dahil sa mga panlalait na nararanasan ko. Napakahirap din pala ng ganoon dyan dahil napakasakit talaga para sa akin. Feeling ko nadudurog ng husto ang aking pagkatao. Parang wala na akong karapatan pa na magbago at mahalin ng kahit sinong lalaki nang dahil sa naging trabaho ko. Nagsisisi rin ako dyan kung bakit naging ganito ang buhay ko. Pero wala na talaga akong magagawa dahil sa kahirapan at kakulangan ko rin sa pag-aaral. One day, nung wala si Edgar sa bahay, nagbalot-balot kami ng aking anak para tuluyan ng iwanan si Edgar at matakasan ang lahat ng mga nangyayaring panlalait sa amin ng mga tao, lalo na sa akin. Masakit man at labag sa kalooban ko ang aking gagawin, ay ginawa ko pa rin dahil alam kong ito ang magbibigay sa amin ng katahimikan. Nag-iwan ako ng kapirasong sulat at sinabi ko ang dahilan kung bakit kailangan na naming umalis at magkahiwalay kami ni Edgar. Sinundo ako ng aking tiyahin at umuwi kami sa amin. Nang malaman ni Edgar na iniwanan namin siya, ay mabilis niya akong tinawagan sa cellphone. Nang makita ko na siya ang tumatawag, ay hindi ko ito sinagot. Paulit-ulit niya akong tinatawagan hanggang sa tumigil siya sa pagtawag. Kinabukasan, pinuntahan niya kami sa bahay at pilit niya akong kinausap. Nakikiusap siya sa akin na bumalik na kaming mag-ina sa kanilang bahay. Pero hindi na ako pumayag pa dyan dahil ayoko nang maranasan pa ang mga panlalait sa akin
ng mga tao sa aming paligid. Pakiramdam ko, ako lang ang laman ng mga usapan ng mga tao sa kanilang lugar. Sinabi ko sa kanya na bakit pinipilit pa niya akong bumalik samantalang napakaraming babae dyan na pwede niyang mahalin at may pagmamalaki pa niya. Hindi katulad ko na isang mababang uri ng babae at pinagsawaan na ng mga lalaki. Alam ko na nasasaktan rin ang damdamin ni Edgar sa mga sinasabi ko sa kanya. Pero wala akong magawa ng mga panahong yon, John. Umalis si Edgar na bitbit ang sama ng loob at kalungkutan dahil sa kabiguan na makumbinsi ako na magsama kaming muli. John, awang-awa rin ako kay Edgar. Alam ko na wala siyang kasalanan sa mga nangyayari sa amin. Kahit ganito ang gusto kong mangyari, ay nakokonsensya pa rin ako dahil wala naman siyang naging kasalanan at pagkukulang sa akin. Bagkus, siya pa ang nag-ahon sa akin sa putik upang muli akong magkaroon ng pag-asa sa buhay. Napakasakit, John. Napakalungkot ng aking buhay dahil wala na ang lalaking nagmamahal sa akin. Lumipas pa ang mga araw. Muling bumalik si Edgar sa bahay at nagmakaawa na sana'y ibalik namin ang nasimulan naming pagmamahalan. Napansin ko na medyo namayat siya. Ramdam ko na dinibdib niya ang pagkawala ko sa buhay niya. At ganoon din naman ako dahil muling nagdilim ang aking paligid nang magkahiwalay kami ni Edgar. John, pagkatapos ng ilang araw, nang hindi ko na rin makayanan ang kalungkutan sa pagkawala ni Edgar sa buhay ko, ay nagpasya na ako na bumalik sa kanya. Nilakasan ko na lamang ang aking loob at inihanda ang aking sarili sa mga sasabihin pa ng mga tao sa amin. Si Edgar din ang aking naging sandigan sa lahat ng pakikibaka ko sa buhay. Muli kaming nagkasama ni Edgar at muling nagkaroon ng liwanag ang bahay na tinitirhan namin. Kasabay nito ay muli ring nagkaroon ng liwanag ang aking buhay. Nagsama kaming muli ni Edgar at naging maayos naman ang muli naming pagsasama. Binaliwala ko na lamang ang mga pwede pang sabihin ng mga taong nakapaligid sa amin. Hanggang sa lumipas pa ang ilang buwan at tuluyan nang nagsawa ang mga tao sa panghihimasok sa buhay namin. Hindi ako nagkamali nang balikan ko si Edgar, John. Dahil naging masaya kami kasama ang aking anak. Napaka-responsable niyang tao, John. Kung ituring niya ang aking anak, ay para bang siya mismo ang ama nito. Masasabi ko na isa sa pinakamagandang nangyari sa buhay ko ay nang mahalin ako ni Edgar at buong puso niyang tinanggap ang aking nakaraan at buong pagkatao. Siya ang nag-ahon sa akin sa putikan. Dahil paglipas lamang ng halos isang taon, ay pinakasalan ako ni Edgar. Halos hindi ako makapaniwala sa mga nangyayari sa akin hanggang sa ngayon, John. Hindi ko akalain na may darating pang pag-asa sa buhay ko. Ngayon ay may isang anak na kami ni Edgar. Kinalimutan ko na ang aking nakaraan at sinikap kong baguhin ang aking buhay at mga nakasanayan. Sa ngayon ay ako na lamang ang nagbabantay sa isang maliit na negosyo ni Edgar, ang isang pagawaan
at tindahan ng sapatos. Madalas dumadalaw sa amin ang aking tiyahin. Halos araw-araw ay nandito siya sa aming tindahan. Maging siya man ay hindi rin makapaniwala sa naging kapalaran ko ngayon. Masaya siya para sa akin dyan. Nagpapasalamat din ako sa Diyos at binigyan niya ako ng pagkakataon na magbagong buhay dahil binigay niya sa akin si Edgar. Siya ang naging dahilan kung bakit nagkaroon muli ako ng pag-asa sa buhay ngayon. At sa aking pagbabagong buhay dyan, pakamamahalin ko ang aking pamilya at ang taong sumagip sa akin sa madilim na buhay. Hanggang dito na lamang ang aking kwento dyan. Sana'y nagustuhan at nakapagbigay din ng inspirasyon ang aking kwento sa mga katulad kong ganito rin ang pinagdaanan. I know na darating at darating din ang pag-asa sa ating buhay. Maraming salamat sa pagbasa mo sa aking sulat. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat. Aiko. Ang pag-ibig ay sadyang kanya. Tiwala sa isa't isa'y kailangan. Dati mong pag-ibig wala akong pakialam. Basta't mahal kita kailan pa man. Huwag kang mag-isip ng ano pa man. Mga paliwanag mo'y di na kailangan. At kahit ano pa ang iyong nakaraan, beside you in the warmth of the light.